parehong kagagaling lamang sa panalo. Pinagbawalan muna ng NLEX na makalampas ang Colombian Jeep sa kanila ngayong elimination round para sa PBA Governor's Cup. Sinubukan pa rin namang habulin ng mga taga-Colombian Jeep ang kalamangan ng kalaban sa pangunguna pa rin ng kanilang super rookie na si CJ Perez, tapos samahan mo pa ng mga kontribusyon ni Jackson Corpus. Samantalang si Rashan McCarthy, kapansin-pansin na nakapag-ambag lamang ng 3 puntos. Nagbigay rin ng puntos at rebounds ang kanilang import na si Capri Alston. At tila ba may gusto ring patunayan si Wami Chongson na kakatrade lamang din mula sa NLEX sa pagtatala ng 18 points. Naging kapanapanabik ang laro dahil nakadikit sa dulo ang Jeep. Nice little three-point swing there by Colombian Jeep. So they will... Pamahon muna si Chongson bago si sasama ni JP Calvo. Boy, this Colombian refuses to quit. No, sir. And Agovida now with 6 points. Ngunit hindi nga pinalampas ng bagong import ng NLEX na si Manny Harris ang pagkakataong ito upang kaagad-agad na makapagpakilala at makatulong sa kanyang koponan sa pag-score ng 45 points sa gabing ito. How good is Manny Harris? We're gonna see that. And I'm sure that very short while he takes his first attempt. And it's a fucking 3-point distance. That's the new Hurricane Harris. Dahil kasabay ng mga naipuntos ng mga local players ng Road Warriors tulad ni na J.R. Quiñahan, Kiefer Ravena at Jericho Cruz, malaking bagay na natumbasan niya o nahigitan pa niya ang karaniwang ambag ng pinalitan niyang import na si Olu Asaulu. May kapayatan pero may shooting sa labas. Ang tipo nga nitong si Harris ay pure scorer na kayang makapagtala ng matataas na numero sa pagpuntos gabi-gabi na kakailanganin ng NLEX upang pagtibayin pa ang pwesto nila ngayon sa standings. Nagpatikim kaagad siya sa kung ano ang kaya niyang gawin kapag hawak niya ang bola. Sa mga naging bantay niya sa Colombian Jeep, may mangilan-ngilan nga siyang naiwan sa kanyang ball handling at crossover. Magandang pangitain ito para sa NLEX. Sa mga panayam nga sa kanilang coach na si Coach Yeng Diao, lagi niyang nababanggit na ang kanilang pagpapalit ng import ay napakalaking gamble o sugal. At sa pinakita ngayong performance ni Manny Harris, tila nag-pay off o naging maganda ang kinalabasan ng kanilang pagtataya. Nakatulong din na hindi pa rin kasi alam ng ibang koponan kung ano ang laro nito dahil bagong salta. Aabangan pa natin kung ano pa ang maibubuga nitong si Manny Harris at ng buong koponan ng NLEX Road Warriors. Consistency at chemistry ang kailangan pa nilang pagtibayin sa mga susunod nilang laro dahil markado ang kanilang koponan ngayon. At sa susunod nilang laban, agad itong masusubukan dahil TNT katropa lang naman ang kanilang makahaharap. KJ McDaniel sa sariwa pa ang 51-point performance laban sa Meralco Bolts. Sinong Manny Harris kaya ang ating makikita? Harapan ng dekalibreng mga imports na kahit pa nasa sister teams ay parehong may gustong patunayan. Harapan ng mga may karanasan na sa NBA. Sino ang mas tatatak sa mga fans? Sino ang mas makapagbibigay ng mga solidong numero para sa kanilang koponan? Yan ang ating aabangan. Uli, ang lahat ng aking komento ay sariling opinion at obserbasyon ko lang bilang isang sumusuportang fan ng basketball. At kung hindi kayo sangayon sa akin, ay feel free to share ang inyong sariling opinion sa comment section. Spread love, not hate lang tayo palagi. Huwag sanang puot at galit ang ating pairalin, kundi puso at pag-ibig. Salamat sa inyong panonood. Pindutin lang ang subscribe at notification bell button para hindi nyo ma-miss ang mga susunod ko pang videos. Salamat sa suporta. Hanggang sa muli.